isa sa favorite part ko kay Hinata, yung manual transmission niya. Makes you feel more connected to the car and mas immersive yung driving experience. And, kagaya ng engine at saka brakes ni Hinata, may corresponding fluid para sa transmission niya na tumutulong para magawa niya yung trabaho niya na maayos. At ang tawag dito ay manual transmission fluid! And, gaya din ng ibang components at saka fluids ni Hinata, kailangan natin siyang palitan para ma-maintain natin yung transmission natin and nang magawa niya na maayos yung trabaho niya. Ayun naman ang ipapakita ko sa video na to kung paano magpalit ng transmission fluid. Sana magamit mo tong video na to para makatulong or sana maging guide kapag magpapalit ka ng sarili mong transmission fluid. Pero syempre, bago natin simulan yung pagpapalit ng transmission fluid, kailangan muna natin ng tools. So sa tools, kailangan lang natin ng jack at sa jack stand kasi iangat natin si Hinata. Syempre, kailangan natin lalagyan ng lumang transmission fluid. Kailangan lang natin ng simpleng socket at saka ratchet set. And kailangan natin ng funnels para maisali natin yung transmission fluid. Mag-iiwan ako ng link sa description ng mga nandito para patingnan nyo din kung ano yung mga ginamit ko. Ngayon alam na natin kung ano yung tools na gagamitin natin. Paano ko nalaman na ito yung kailangan ko transmission fluid ni Hinata? Ito lang ang sagot dyan. Kailangan lang natin tingnan yung manual ni Hinata. So, makikita natin pag binuklat natin yung ating manual sa specifications. Makikita mo dyan, manual transmission fluid. Specified Honda manual transmission fluid. Tapos, 1.4 liters lang yung kailangan natin. And then, sa manual, makikita mo din kung kailan mo ba dapat pinapalitan yung transmission fluid mo. Which is, magulo kasi itong manual na ito. May nakalagay dito, every 120,000. Pero, hindi naman ako tatakbo ng 120,000 kilometers. Gamit lang yung original at lumang langis. So, meron nakalagay dito, 60,000. So, every 60,000 kilometers ko siya papalitan. medyo lumampas na. Well, unfortunately, hindi tayo makakapag-aftermarket ng transmission fluid ni Hinata. Kasi, nagtatanong-tanong din naman ako sa mga kaibigan ko na Honda owner din. Sinasabi nila na ang transmission ng Honda ay naselon. Kumbaga, hindi daw siya tumatanggap ng yung hindi nakalagay sa manual. So, ito lang, kalungha ko. Saka malay natin, down the line, pag alam na natin yung tunay na specifications ng transmission fluid ni Hinata, pwede tayo maghanap ng aftermarket counterpart na nalagyan natin sa kanya. Pero sa ngayon, yung original Honda manual transmission fluid muna ang lalagyan natin. Okay? Ba't baga naman kasi napaka-arte ni Hinata ay... NANI?! Dahil alam natin kung anong kailangan natin fluid tsaka kung gaano kadami, nasabi ko na rin yung tools na gagamitin natin. Simulan na natin palitan yung transmission fluid ni Hinata. Cue! Epic! Jacking up the car! Video!
basta nagamit kayo ng sakyan's jack stand, lugalugin nyo siya. Para masigurado nyo secured na siya doon sa jack stands. And bukod doon sa jack stands, nasa likod yung jack. And personal preference ko lang to. Pinanggal ko yung gulong sa unahan para ilagay sa ilalim. And kita nyo nga yung jack nasa likod. Para pagka bumagsak man do, babagsak siya doon sa gulong. Hindi siya babagsak sa akin agad-agad. Okay? Safety is key. DIY safely. So, punta na tayo sa ilalim ni Hinata para matanggal na natin yung mga clip. Sira na yun. Pihit, 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 pihit. And... So, for reference, nandito tayo sa driver side ni Hinata. Itong bolt na may square na to, ito yung drain plug. Ayan ang wag na wag mo munang pipihitin pag magde-drain ka ng transmission or kahit anong fluid. Kailangan, bago ka magsimulang pumihit ng drain bolt, kailangan malaman mo muna kung malalagyan mo siya ng bagong fluid. So, ang kailangan mo munang hanapin ay yung fill bolt. Yung fill bolt naman ay ito. Ito ang nasa taas na to. Kailangan muna natin tanggalin yan bago natin tanggalin yung drain bolt. So, ilagay lang natin yung ating breaker bar na may socket. Dumating ang aking mother. So, after tayo kumustahin ni Inay, titingnan natin kung matatanggal na natin yung bolt. Naputol ba? Hindi naputol. Then, luluwagan na natin yung ating fill bolt. And, ayan na siya. And, kita nga natin, lumalabas na yung transmission fluid dun sa butas. Magandang practice na alamin mo muna kung malalagyan mo ng bagong fluid yung transmission bago mo pihitin yung drain bolt. Then, lalagay na natin siya para hindi na tayo magkalat ng langis. Then, iwan lang natin siyang hand tight lang muna. So, para matanggal natin tong drain bolt na to, gagamitin lang natin yung box end or yung square end na tong ratchet na to, which is 1/4 inch drive. So, medyo mahigpit yung drain bolt. Rasengan! Chidori! Rasengan! Kamehame wave! Yun, okay na. Kamehame wave lang pala katapat. So, drain na natin yung fluid. Then, pagka-drain, ihihigpitan lang uli natin yung ating drain bolt. Then, lilinisin lang natin itong ating ginawang kalat. Punas-punas lang. Then, pagkatapos, higpitan na natin yung ating drain bolt gamit yung ratchet. And make sure lang na mahigpit siya doon sa pinaglalagyan niya. Medyo mahirap lang maglagay ng transmission fluid mula sa ilalim ng sakyan. So, tatanggalin ko lang itong airbox ni Hinata para ma-set up natin yung funnel na maisasali natin yung transmission fluid galing sa taas. Madali lang naman tanggalin tong airbox ni Hinata. Dalawang tornilyo lang, then luluwagan mo lang yung hose. Then tatanggal mo lang yung isang hose doon, tatanggalin mo lang yung sensor. Then okay na siya. Isang airbox ang tanggal na. Ayan. Tinanggal lang natin lahat yun para mapuntahan lang natin yun. Yun! So, ganun na setup natin. Dito lang natin na ilalagay yung transmission fluid. Hanggang doon, sa baba. So, lalagyan lang natin siya hanggang sa lumabas na siya doon sa butas na yun. So, daan-daan lang sa pagsasalin ng transmission fluid. And makikita mo din naman na lalabas na din yung transmission fluid doon sa butas. Na nagsisignify na okay na yung level ng transmission fluid natin. Then, pagkatapos nun, tanggalin na natin yung ating funnel. Then, ilagay na natin yung ating fill bolt. Hand tighten lang muna. Then, pagkatapos nun, higpitan na natin gamit yung ratchet. Gagamitan lang natin ng extra turn. Okay na.
kumuha ako ng sample nung gamit na transmission fluid ni Nata. So, sa tong brand new. Then, kakabit na natin yung airbox ni Hinata. As long as tanda mo kung ano yung tinanggal mo and kung saan siya mga nakalagay, madali mo lang maibabalik yung airbox. Pero kung hindi ka sigurado, bago matanggalin, kuhanan mo muna ng picture yung mga bagay-bagay para alam mo kung saan nakalagay yung mga tornilyo, at saka yung mga sensor, at saka yung mga clips. Medyo nakakalito lang talaga sa simula pag nagtatanggal ka ng mga piyesa. Pero as long as gumawa ka ng reference para sa sarili mo, may babalik at may babalik mo rin yung mga tinanggal mo sa sakyan mo. So nabalik na natin yung airbox. Airbox? Nox. Pero hindi ko muna may kakabit yung engine cover kasi halos dalawa na lang yung ganitong natitira kasi nalalaglag sila, nawawala. Ngayon, hindi ko muna ibabalik to para makabili ako ng maraming ganito. Kasi yung mga plastic clip, meron naman tayong pamalit, meron tayo dyan. Kaso ito, wala. Kaya bibili muna ako ng mga ganito. So, kabit na natin yung gulong, tapos baba na natin si Hinata, tapos test drive tayo na kaunti. And counting magic. Tada! So, punta na tayo sa likod. Iangat natin ng kaunti si Hinata para matanggal na natin yung mga jack stands. Yup. Then, baba na natin siya. Pagkatapos nun, punta na tayo sa unahan para matanggal yung jack stand. Baba, yung isa naman, tanggal, bug. Then, torque na natin yung ating lug nuts gamit ang crisscross pattern para pantay yung pag-seat ng wheel dun sa hub ng sasakyan. Then, start natin si Hinata. Then, magte-test drive lang tayo ng kaunti para testing natin yung ating bagong transmission fluid. Then, para ma-circulate na rin yung bagong fluid dun sa transmission. Then, pagbalik mo, okay na, good job you beautiful people. And ganun lang magpalit ng manual transmission fluid. So sana nagustuhan niyo yung video. Nag-enjoy kaming gawin ni Hinata to. Iwan kayo ng like. Kung may questions kayo or suggestions, iwan niyo lang sa comment section sa baba. And consider subscribing para sa susunod na video tungkol kay Hinata. So maraming salamat sa panonood. Ingat kayo lagi, have fun driving. Be safe.